Amen. Praise the Lord po. Ako po'y bumabati sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa ating beloved children po, beloved children po, sa ating pong beloved honorable pastor, beloved assistant pastor, sa di malilimutang turo at aral po ng bawat, na tumimo sa bawat isa sa aming po. Pinasasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Way back 1988 po, nang mabahagihan po kami ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ginamit po ang karamdaman ng aking beloved father. Nagkaroon po siya ng sakit na psoriasis. Saksi po kami magkakapatid, apat po kami magkakapatid. Saksi po kami sa karamdaman ng beloved father ko. Tuwing yung buong katawan niya po, puro sugat yan. Pag sumasakay po siya ng sasakyan, ayon doon sa mga patuto niya, sa amin din po, nakikita po rin namin siya sa loob ng bahay. Pag sumasakay siya ng sasakyan, yung mga tao po sa sasakyan, nagsisialisan po kasi sugat po talaga yung katawan niya. Tapos winawalis namin yung ano ng balat niya po. Yung yanggib ng sugat sa balat niya tuwing umaga po. As in, dinadaspan po namin yan. Nung patuloy po kaming maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unang panalangin po na ating beloved pastor, beloved children, pinagbala po kami ng mahal na Panginoon. Pinagaling po ang aking father. Man, hallelujah. Hallelujah. Pinagbala din po kami. Ang buhay po namin dati, sobrang magulo. Beloved mother ko po, pag walang makain, yung mga plato, pinggan, tinatapon po nila. Sa patuloy na paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon, pinagpala po kami. Inayos po ang aming pamilya. Napaka yung pagsasama po namin, naging maayos na po. Sa aking buhay po, sa akin po bilang isang kabataan po, matanong po ako sa aking sarili. Kasi parang bata pa po ako, nasiba ko. Parang ano yung feeling ng nasa sanlibutan? Ano yung buhay ng sanlibutan? Ano yung, parang hindi ko po kasi naranasan kasi bata pa po ako. Ginawa ko po yung buhay na, yung mga tanong ko sa sarili ko, na sa akin lang po, ayokong isabihin sa kaibigan ko, para lang magmasagot yung tanong sa sarili ko, kung ano yung buhay sa sanlibutan. Napaka-worse po talaga. Wag na, sa mga kabataan po, wag nyo na subukan. Kasi ako, tinutuklas ko, pinaaral ko, kung paano yung matanong ako sa sarili ko eh, parang ano ba yung buhay? Ano ba yung ganun po? Isa lang po, yung buhay pag pinaglingkod mo sa mahal na Panginoon, talagang pagpapalain ka po na ating pinakamamahal na Panginoon, talikuran mo yan. Kabagan po, nag-desisyon po ako na magpagamit bilang outsider worker, parang full-time na rin po. Ang pangarap ko po dati, maging sumakay sa barko, mag-asawa ng ibang lahi, para maging, ang ano po, yung mga anak ko, maging maganda rin po. Tapos, ayun po, nung pinagpala po ako ng mahal na Panginoon, ang mindset ko po, bumili ng sasakyan, magandang bahay, yung karangyan sa sanlibutan, pero hindi po talaga, hindi pala yun yung layunin ang ano ng mahal na Panginoon. Dumating po yung pagkakataon na naging mindset ko na po, ipaglingkod ko yung buhay ko sa mahal na Panginoon kahit anong mangyari, kahit magunaw na yung mundo, kahit anong sampu na aking mga mahal sa buhay, ipaglingkod ko po sa mahal na Panginoon. Kabagan po ng mahal na Panginoon, pinagpala po kami. Bagamat yung asawa ko po, 2 times na CS po yan. Sa hospital po, halos wala po kaming ginastos sa pagpapala na ating pinakamamahal na Panginoon. At sa kabilang isang sa mga ako po, nagmumotor ako, napaka, ano ko, parang kabataan, dala ng kabataan, worst, parang gusto ko, ako palagi nauna, ako palagi pinakamatulin, ano na rin po yun sa mga kabataan. Alam nyo na po ang disgrasya sa motor, sobrang daming disgrasya. Last na nagka-motor po ako, hindi po ako bumababa, basta ang takbo ko po, lagi 100, umuwi po ako ng Bulacan, up. Basta yun lagi, ang parang beat sa sarili ko, kailangan tumakbo ng ganito para mabilis. Ako yung mabilis. Pero, yun nga po, last po na bumiyahe ako, yung
yung pinaka tornilyo pala ng harapan ng motor, natanggal po yun. Isipin nyo po, maghapon akong bumiyahe sa Himalat, kabag na atin sa unang panalangin bilang pastor, hindi po natanggal yan. Kasi hindi po tumatakbo talaga ng ano. Pero napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa mga pagpapala naman po, sobra-sobrang pagpapala po. Pag pinaglingkod mo ang buhay mo, hindi ka magsisisi. Wala kang pagsisisihan. Ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord.